Nakakatawa lang no. Sasabihin ng magulang, sige sumagot ka, tapos kapag sumagot ka, sasabihin na aba sumasagot ka pa. Nakakainis sila kung minsan, pero siguradong mas malulungkot ka kapag isang araw ay wala na sila. Ako po si Papa Dudot at isa na namang kwento ng buhay at pag-ibig ang hatid sa inyo ng Barangay Love Story. Dear Papa Dudot, magandang araw po sa lahat ng masugid na tagapakinig ng Barangay Love Stories. Tawagin niyo po ako sa pangalang Mike. Bunso sa aming limang magkakapatid at dalawang babae at tatlong lalaki. Maliit pa lamang ako noon ay namulat na ako sa kahirapan. Isang karpintero ang aking ama. Kapag walang kukumpunihin ay pumupunta siya sa bukid. Nagtatanim ng palay, mais at kung ano-ano pa na pwedeng pagkakitaan. Ang aking ina naman ay isang housewife pero minsan ay nagpupunta rin siya sa bukid para tulungan si tatay. Kung minsan ay naglalakad din siya ng mga gulay sa mga bahay-bahay. Si Manang Novi noon ang siyang nag-aalaga sa amin ng Manong Junior ko, ang kapatid naming disabled. Ayon sa kwento ng aking mga magulang, tinamaan daw ito ng sakit na polio at meningitis tuwing sanggol pa lamang. Maswerte na daw noon kung sa 10 na tamaan ng naturang sakit ay may makaligtas na 2. Kaya palagi akong naririnig noon na sinasabi ni nanay na maswerte pa rin ang aming kapatid. Yun nga lang ay hindi siya nakakapamuhay na normal. Papasok na ako noon sa grade 1 nang magkaroon ng malalang sakit si nanay. She was diagnosed with multiple myeloma. Sakit na kapag napabayaan ay magiging cancer of the blood. Kahit bata pa lamang ako noon ay ramdam ko na ang bigat ng pasa ng aming pamilya. Halos hindi noon naglalagay si nanay sa bahay. Kadalasan ay nasa hospital siya hanggang sa binigyan siya ng taning ng doktor. Ayon sa doktor na tumitingin kay nanay, maswerte kung aabutin pa ito ng 6 months. Nag-iyakan na kami noon. Yung isipin pa lamang na alam mo na mawawala na ang iyong ina ay sobrang hirap na. Mahinang mahina na noon si nanay. Hirap na rin kami noon sa gastusin sa pagpapagamot. Wala na kaming nagawa noon kundi hintayin na lamang ang araw na sinabi ng doktor. Isang araw niyaya ako ni nanay sa palengke. Mahina na siya noon pero nakakalakad pa. Dumiretso kami sa isang variety store. Gusto mo ba to anak? Tukoy niya sa isang backpack. Bibilhin niyo po yan inay para sa akin? Tanong ko. Oo, gusto mo ba? Tanong niya at tumango lamang ako. Bibilhan na kita ng bag anak at baka ito na ang huling pagkakataon na mabilhan kita ng gamit sabay tulo ng kanyang mga luha. Napaiyak na rin ako noon at palapit kasi ng palapit ang taning niya at kung pwede ko lang pigilan ang pagtakbo ng oras noon. Kahit pa alam naming wala ng pag-asa, hindi kami tumigil sa pagdarasal para sa kaligtasan ng aming ina. Ibinigay namin ang lahat ng pagmamahal at pag-aaruga. Gusto naming hanggang sa huli ng kanyang buhay ay maging masaya siya. Hanggang sa dumating na nga ang araw na tinakda ng doktor. Parang tumigil ang ikot ng mundo namin sa araw na yon, pero lumipas ang buong araw, buhay ang aming ina. Hanggang dumaan ang ilang buwan na taon, kasama pa rin namin si nanay. Mas naging masigla nga ito sa pagdaan ng panahon at laking pasasalamat namin noon sa Panginoon dahil hindi niya pinabayaan ang aming ina. Nagpatuloy ang buhay namin. Nasa kolehiyo na noon ang panganay namin na si Manong Dexter. Ang aking dalawang manang na sina Manang Grace at Manang Novi naman ay nasa high school. Kahit hirap kami sa buhay ay ginagawa pa rin ng aming mga magulang ang lahat ng kanilang makakaya. Importante kasi para sa kanila ang edukasyon. Hindi rin naman maipagkakaila na meron din kaming kapabilidad na makapagtapos. Kahit madalas ay kulang sa baon ay ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya para makakuha ng magagandang grado sa pag-aaral. Taong 1999 na mag-asawa ang aming panganay na si Manong Dexter. Nasa second year college pa lamang siya noon. Dismayado noon ang aking mga magulang dahil ang gusto naman sana nila ay makapagtapos muna si Manong sa pag-aaral. Pero wala silang nagawa kaya kahit mahirap ay ginawa pa rin nila ang dapat. Isinangla nila ang aming isang ektaryang bukirin para may pangpagastos sa kasal ng aming Manong. Naging maayos ang kasal ni Manong at pagkatapos ng kasal ay baka sa mukha ng aming mga magulang ang pagod at problema.
dahil maliban sa nakasanglana ang aming bukid ay marami rin silang hindi pa nababayaran na utang na nagasto sa aming pag-aaral at noong nagkasakit ang aming ina. Sa sumunod na taon ay nakipag-asawa na rin si Manang Grace, ang pangalawa sa aming magkakapatid. Tulad kay Manong ay labag sa kalooban ng aming mga magulang ang pakikipag-asawa ni Manang. Pero para na rin walang masabi ang ibang tao at ng aming mga kamag-anak ay ipinakasal na nga ang aming kapatid. Hanggang sa dumating ang araw ng pagtatapos ko sa elementarya, kahit papaano ay napawi naman lahat ng mga pagod at hirap ng aking mga magulang. Nagtapos kasi ako na third honor. Kahit elementary pa lamang noon, ang natapos ko ay kitang-kita ko na kung paano noon napasaya ang aming mga magulang. Sa aking pagtatapos, Papa Dudut, ay muling naalala ng aking nanay ang muntik na niyang pagkamatay noong nasa grade 1 pa lamang ako. Kala ko hindi ko na makikitang magtapos ang bunso ko, ang masayang sabi ng aking nanay. Doble ang kaligayahan nila noon ni tatay dahil nagtapos na rin noon ang aking Manang Novi sa high school. Pero dahil tapos kami sa pera ay hindi muna ito nakakapasok sa kolehiyo. Namasukan muna ito sa isa naming kamag-anak sa bayan. Ipinagpatuloy ko naman ang aking pag-aaral sa high school. Meron ding araw na wala akong pamasahe o di naman kaya ay sakto lamang. Umaabot pa nga sa puntong kailangan ko ng umabsent dahil sa wala talaga. Nakikiusap na lang noon si nanay sa sinasakyan namin patungo sa eskwelahan na kung pwede raw ay utang muna ang pamasahe. Minsan naman ay pumapayag at minsan naman ay hindi. Kapag ganon ay nilalakad ko na lang pauwi ng bahay. Mahirap pero wala akong choice. Kung magi-give up ako ay walang mangyayari sa buhay ko. Ang hindi ko lang maiwasan noon ay maikumpara ang buhay namin sa iba. Bakit sila masagana? Bakit masagana ang kanilang pamumuhay? Kailan naman kaya kami makakaahon sa kahirapan? Sa edad ko noon na 14 ay nagkaroon na rin ako ng crush. Pero sa hirap ng buhay ay hindi ko nagawang i-entertain kung ano man ang nararamdaman ko. Focus lang ako noon sa pag-aaral. Simula kasi pagkabata ko noon ay pangarap ko nang maging isang kilalang radio announcer o broadcast manager at gusto kong maabot yon. Kadalasan ay ako noon ang kinukuhang anchorman sa mga radio broadcasting school lalo na kapag buwan ng wika. Noong sumunod na pasukan ay nag-enroll na rin ang Manang Novi ko sa college. Kumuha siya ng kursong education. Year 2007 na magtapos ako ng high school, ang nanay ko noon ay ang siyang kasama ko sa graduation day. May trabaho kasi noon si tatay. Sobrang saya ko noon maging ang nanay ko. Nangingilid pa nga ang luha sa mga mata niya nung mga sandaling iyon. Pero dahil graduating na noon sa college si Manang Novi, ay napilitan muna akong mag-stop pagkatapos ko ng high school. Masyado na kasing mabigat ang gastusin noon ng manang ko at kitang-kita ko naman na hirap na noon ang aming mga magulang. Sakto namang barangay election noon. Sinabihan ako ng aking mga magulang na bakit hindi ako tumakbong SK chairman. Sa totoo lang ay wala talaga sa isipan ko ang bagay na yon. Pero malakas ang loob nila. Dati kasing barangay sekretary ang aking nanay at dating kagawad naman si tatay. Hindi kasi ako yung kabataan na mahilig sa barkada. Hindi ako yung palabas-labas at pumupunta sa kung saan-saan. Ako yung taong bahay lang hanggang sa dumating na nga ang araw ng filing of candidacy. Sinamahan pa ako noon ni tatay para mag-file. Medyo atrasado ako noon, Papa Dudut. Hindi kasi ako sanay na makihalubilo sa tao. Saka lang ako lumabas noong meeting di abanse na. Doon lang ako humarap sa mga tao. Ramdam ko naman ang suporta nila sa akin, maging ang mga matatanda ay suportado rin ako. Pagdating ng eleksyon ay magkahalong excitement at kaba ang nararamdaman ko. Mano-mano pa lang noon ang bilangan, nasa 20 ballots na siguro noon ang nabasa pero ni isa ay wala pa akong boto. Medyo kinakabahan ako noon pero pagbasa sa mga sumunod na balota ay wala na akong ibang narinig kundi ang pangalan ko. Wala pa mang proclamation na nagaganap ay narinig kong nagpalakpakan ang mga tao pagkatapos ng counting. Mahigit kalahati ng voting population ay napunta sa akin. The rest ay pinaghatian na ng dalawa kong kalaban. Sobrang saya ko that time kasi maliban sa mga
Makakatulong na nga ako sa aming lugar ay malaking tulong din sa akin ang pagiging SK official ko. Magagamit ko rin kasi ito para sa aking pag-aaral, Papa Dudut. Pero hindi naging madali ang lahat. Ramdam ko noon na salungat sa akin ang ibang opisyal na makakasama ko sa barangay council. Kabilang na doon ang aming punong barangay at ilan sa mga kagawad nito. Kilala kasi nila ang aking mga magulang sa pagiging palaban, lalo na sa paggamit ng pondo. Kahit mahirap lang kami ay pinalaki kami ng aming mga magulang na marunong lumaban at manindigan sa kung ano ang tama. Basta alam mong ikaw ay nasa katwiran, huwag kang matakot na lumaban. Madalas kong marinig noon kay nanay. May 2008 nang sinamahan ako ng aking ina para magpa-enroll sa isang pampublikong universidad. Hindi ko pa kasi alam ang pasikot-sikot sa lungsod at nagtuturo na noon si Manang Novi, kaya kahit papaano ay medyo maalwa na ang buhay. Kahit papaano ay may katuwang na rin noon ang mga magulang ko sa pagpapaaral sa akin. Unti-unti na rin naming nababayaran noon ang aming mga utang. Pagdating sa school ay agad akong pinakuha ng entrance exam. Tuwang-tuwa ako noon, pasok ang score ko sa course na gusto ko, Bachelor of Arts in Mass Communication, dahil bata pa lamang ako ay gusto ko nang maging announcer. Pero sa pagpunta ko sa department kung saan ay kabilang ang course na kukunin ko, ay muntik na akong mapagsarhan. Masyado na raw kasing marami ang kumuha ng kursong gusto ko. Kinukumbinsi ako noon na mag-enroll sa ibang kurso, pero hindi ako pumayag. Mabuti na lamang at napakiusapan ko naman ang dean na isingit na lang ako sa klase. Excited na ako noon na magpasukan, Papa Dudut. Kaya lang ay meron din akong nararamdamang takot. Yun kasi ang unang pagkakataon na mahihiwalay ako sa aking mga magulang. Sa katunayan, sa unang linggo ay na-homesick ako. Mabuti na lamang at mababait din naman ang aking mga kasama sa dorm. Kaya unti-unti din akong nakapag-adjust. First year ng second semester na mag-umpisa akong mapakinggan sa radyo. Nag-volunteer ako noon bilang program host sa isang AM station. Masayang-masaya ako noon kasi kahit estudyante pa lamang ako ay na-experience ko na ang pagtatrabaho sa radyo. Dream come true kumbaga. Ramdam ko noon ang saya na nararamdaman ng aking mga magulang. Lalo na kapag naririnig nila ang kanilang mga pangalan na binabati ko sa radyo. Maging ang ibang mga kamag-anak namin ay nagpapabati rin. Yung simpleng saya na naibibigay ko noon sa aking pamilya ay sobrang sarap sa pakiramdam. Ang akala ko noon ay tuloy-tuloy na ang magandang takbo ng buhay namin, Papa Dudut. Pero hindi pala, dahil isang malaking pagsubok ang darating sa amin. Summer ng 2009 nang mapansin namin ang pangangayayat ni Tatay. Madali siyang mapagod at hindi na makapagtrabaho ng maayos. At dahil nga sa napansin naming pagbabago kay Tatay ay dinala namin siya sa ospital. Sinamahan siya ni Manong Novi at ni Nanay. Nagpalipat-lipat sila ng pinuntahang ospital bago namin nalaman ang tunay na karamdaman ni Tatay. Maraming laboratory test ang ginawa hanggang sa pinabiopsy siya at napag-alamang meron siyang lung cancer. May lung cancer si Tatay at malala na, stage 4. Kumalat na sa buong katawan niya ang cancer cells. Noong una ay hindi namin pinaalam kay Tatay ang sakit niya. Ayaw kasi naming mag-isip siya ng bagay na lalong makapagpapabigat sa kanyang damdamin. Pero minsan ay nahuhuli niya kaming umiiyak. Napakahirap para sa amin noon ang umastang masaya sa harap ng aming ama. Pero yun lang ang tanging paraan para mapagaan namin kahit papaano ang kanyang kalooban. Advice ng doktor na pakitaan lang namin siya ng magaganda at ibigay ang lahat ng gusto niya. Diretsyang sinabi sa amin ng doktor na hindi na magtatagal si Tatay. Maswerte na kung aabutin pa siya ng Pasko. End stage na ang Tatay ninyo.
I'm sorry, ang sabi niya. Iyak ako ng iyak noon, Papa Dudut, maging ang kapatid ko at si nanay. Hanggang sumapit ang pasukan pero wala akong gana, ang gusto ko lang noon ay nasa tabi ng tatay ko. Anak, pumasok ka na, mag-aral ka ng mabuti. At saka kailangan mo pa talagang pumunta ng Tugigaraw, hindi ba? Linggo ngayon, may programa ka sa radyo kaya pumunta ka na nang marinig ka namin. Baka kasi hindi na kita mahintay na magtapos. Nakangiti pero banayad na sabi niya sa akin. Gustong gusto ko siyang yakapin noon pero pinigilan ko ang aking sarili. Kapag ginawa ko yun ay siguradong hindi ko na mapipigilan pa ang mga luhan na gustong bumalong sa aking mga mata. June 2009, papasok na ako noon ng second year. Labagman sa kalooban ko ang iwan si tatay pero alam kong ang pagtatapos ko ang mas makapagpapasaya sa kanya. Inalok ako ng isa naming kamag-anak na tumira na lamang sa kanila sa may Pingue Royo. Pumayag na ako noon at malaking bagay na rin kasi ang matitipid ko kapag hindi ako nagbo-boarding house. May restaurant sila sa Karig at kadalasan kapag wala akong klase ay doon ako naglalagay at tumutulong. Mula sa pagsiserve, sa paghuhugas at kung ano-ano pang trabaho ay pwede kong itulong. Medyo nahihirapan ako noon, Papa Dudut. Imbes kasi nagagawa ako noon ng assignment ko ay hindi na dahil magtatrabaho muna ako. Madalas pang mapuyat. Umaabot kasi ng hating gabi ang trabaho lalo na pag maraming nagiinuman na customer. Hindi na rin ako komportable sa pagtira sa kanila noon. Kapag kasi nag-aaway silang mag-asawa ay naririnig ko na nababanggit nila ang pagtira ko sa kanila. Kung tutuusin naman ay pinagtatrabahuhan ko naman ang libreng pagtira ko. Sa umaga ay maaga akong gumigising para maglinis ng bahay at magluto ng almusal. Wala akong choice noon kundi ang magtiis. October 7, 2009, as usual ay maaga akong gumising para magtrabaho muna bago ako pumasok sa klase. Pagbangon ko ay una kong kinuha ang cellphone ko para i-check ang oras. Pagtingin ko ay nakita kong may text ang manang ko. Pinapauwi ako sa amin at nami-miss daw ako ni tatay. Gusto raw niya akong makita. Sabi pa niya sa text ay magdala daw ako ng mga damit ko. Agad-agad naman akong nagpaalam sa pinsan ko at nagbihis. Kulay pula pa yung suot kong t-shirt noon at paborito ko kasi yon ang kulay pula. Positive kasi ang dating. Nang nakasakay na ako sa van, pauwi sa amin sa Gataran ay tinext ko ang mga classmates ko na paki-excuse na lamang muna sa klase. Alam na rin noon ang mga classmates ko at teachers ko ang sitwasyon ni tatay. Kaya naintindihan naman nila ako. May mga pagkakataong kasi na umaabsent ako para kay tatay. Mahigit isang oras ang biyahe pauwi sa amin, Papa Dudut. Habang nasa biyahe ako ay umidlip muna ako at nagising na lamang ako nang malapit na ako sa amin. Pagbaba ko sa kalsada ay nakatingin lahat sa akin ang mga kapitbahay. Napansin ko ang mangilang-ilang tao na nasa harapan ng bahay. Napapaisip din ako noon kung ano ba ang meron. Wala naman akong natatandaang okasyon. Ngunit hindi pa man ako nakakalapit sa aming bahay ay sinalubong na ako ng aming ina na humahagulhol. Michael, anak, wala na ang tatay mo. Iniwan na niya tayo. Sa narinig kong yon ay natigilan ako. Hindi kagad ako nakapagsalita at hindi ko namalayan kung paano ako nakapasok sa loob ng bahay. Sa pintuan pa lamang ay tumambad na sa akin ang katawan ng aming ama na babalot ng puting kumot. Parang wala ako sa sarili ko noon, Papa Dudut. Dahan-dahan akong lumapit at niyakap ang aming amang wala ng buhay. Tay, tay, gumising ka. Bakit mo kami iniwan? Hindi mo man lang ako hinintay. Hindi man lang tayo nakapag-usap. Paulit-ulit kong sinasabi ng mga sandaling yun. Wala akong pakialam noon kung maraming nanonood sa akin. Niyakap din ako noon ng mga manang ko at si nanay. Bigati ang bumalot sa buong bahay ng mga oras na yon. Napakasakit sa amin lalo na sa akin ang pagkawala ni tatay. Hindi ko man lang siya nakausap sa huling sandali ng buhay niya at hindi ko man lang nasabi sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Napakabigat sa pakiramdam ang mawalan ng haligi ng tahanan, Papa Dudut. Gayon pa man, kahit na ano pang gawin namin ay wala na. Tuluyan na kaming iniwan ng aming ama. October 11, mga alas 11 noon ang gabi ng mag-brownout. Panglimang gabi na nakaburol noon si tatay. Si nanay naman ay maaga namin siyang pinatulog ng gabing yon dahil ilang gabi na rin siyang puyat at nag-aalala kami para sa kanya kasi baka naman siyang magkasakit.
Inaayos noon nila Manong ang generator nang magising si nanay para pumunta sa banyo. Tinawag niya ako noon para hawakan ng flashlight at agad naman akong tumalima. Pero nagulat ako nang masalubong ko si nanay. Nabitawan niya ang flashlight at pag-ewang-gewang sa paglalakad. Nahihilo ako anak, mahinang sabi niya. Agad ko naman siyang inalalayan para dalhin sa sala. Manang! Tulong! Si nanay! Nagpapanik na sigaw ko. Nawala na noon ang malay si nanay sa aking bisig. Agad naman akong tinulungan ng mga kapatid ko at ang mga nakikilamay. Tarantang-taranta kami ng mga sandaling yon, Papa Dudut. Dali-dali namang kinuha ng isa naming pinsan ang kanilang tricycle at tatlo kaming sumama noon. Si Manang Novi, Manong Dexter at ako. Kami ni Manang Novi ang umaalalay kay nanay sa loob ng tricycle. Madilim noon ang paligid kaya hindi makapagpatakbo ng mabilis ang pinsa namin. Nang makarating kami sa pinakamalapit na hospital ay agad siyang kinabitan ng oxygen at dextrose. Ngunit dahil sa kakulangan ng gamit ay agad din kaming pinadala sa hospital sa bayan. Umiiyak na kami noon ng mga kapatid ko dahil sa kalagayan ng aming ina. Pagdating namin sa hospital sa bayan ay agad din silang tumawag ng ambulansya. Sapagkat hindi kakayanin ng pasilidad doon ang kalagayan ni nanay. Kaya kailangang mailipat sa ibang ospital. Habang nasa daan kami ay hindi namin mapigilan ang mapaiyak. Wala pa rin malay noon si nanay nang makarating kami sa CVMC. Agad naman siyang inasikaso ng mga nurse at doktor sa emergency room. Ilang sandali pa ay dinala kami sa ward. Nang mag-round ang doktor ay kinausap niya kami ng mga kapatid ko. Comatose ang nanay ninyo. Tumaas ang blood pressure niya at malamang sa matinding pagod at stress, ang sabi ng doktor. Malala daw ang naging tama ni nanay at apektado ang kanyang nervous system. At walang nakakaalam kung kailan ito magigising. Advice nila kahit na walang malay ay kausapin lang namin ang aming ina. Iparamdam daw namin na nandito kami at naghihintay sa kanya. Kinabitan na siya noon ang mga tubo na daanan ang kanyang pagkain at para sa kanyang ihi. Mugto na noon ang aming mga mata sa kakaiyak. Hindi pa nga tapos ang burol ng aming ama. Heto na naman kami at nagbabantay sa aming ina na nasa bingit ng kamatayan. Sa aking paglalakad-lakad sa loob ng hospital ay hindi ko na malayan na nakarating na pala ako sa chapel ng hospital. Pumasok ako doon at umupo sa pinakaharap na upuan. Napatitig ako noon sa imahe ni Jesus na nakapako sa krus. Hindi ko noon maiwasan ang tanungin siya at kung bakit niya ginawa sa amin ito. Kung ano ba ang naging mabigat na kasalanan namin sa kanya at hinayaan niyang mangyari ang mga ito sa amin. Isa lamang ang hiniling namin noon sa kanya at yon ay ang iligtas ang aming ina. Ang dugtungan pa ang buhay niya. Handa akong magsakripisyo noon para lang mabuhay siya. Nasabi ko noon sa may kapal na handa akong ialay ang buong buhay ko sa kanya. Na handa akong magsilbi sa kanya ng buong buhay. Buhayin lamang niya si nanay. Napahagulhol na ako noon nang dumating si Manong Dexter. Sinundan pala niya ako. Tinapik-tapik niya ako sa balikat para aluin pero tulad ko ay lumuluha din siya. Bakit Manong? Ano ba naman itong nangyayari? Huwag naman sana. Hindi ko nakakayanin. Hagulhul ko. Hindi tayo susuko, Ading. Makakaligtas si nanay. Makakaligtas siya. Sagot ng kapatid ko. Nakapag-decide na kami noon na ilibing na si tatay. Matagal na rin siyang nakaburol at para makapag-focus kami sa pag-aalaga kay nanay. Sobrang pagod at puyat na rin kami noon. October 14, madaling araw pa lamang ay handa nang umuwi si Manong Dexter para asikasuhin ang last night ng aming ama, pero hindi na siya tumuloy dahil napansin naming kakaiba ang paghinga ni nanay. Nahihirapan na kasi itong huminga gamit ang oxygen gas kaya pinalitan ang aparatos na nakakabit sa kanya. Napakasakit makitang ang minamahal mong ina ay nahihirapan. Napakasakit isipin noon na ang ambu bag
na mano-mano naming binobombahan ay siya na lang na bumubuhay sa aming ina. Makalipas ang ilang minuto ay naghingalo ito. Tinawag namin ulit ang doktor at kinabitan ng kung ano-anong gamit ang aming ina. Umiiyak na kami noon at pinipigilan nila kami pero wala silang magawa. Muntik pang himatayin si Manang Novi. Nahilo ito at mabuti na lamang at nasalo ni Manong Dexter. Mas lalong lumakas ang iyak ko nang subukan kong yakapin si nanay. Naramdaman ang palad ko na matigas na ang kanyang tiyan at tanda ng paghabol nito sa kanyang hininga. Binombala noon ang mga doktor ang dibdib ni nanay. Kinabitan na rin siya ng ECG. Noong una ay marami pang guhit na lumalabas hanggang sa naging isang linya na lamang ito. Kasabay ng mahabang pagtunog ng makina, tanda na iniwan na kami ng aming ina. Napakapit ako sa rehas ng bintana ng hospital habang humahagulhol. Hindi ko noon mapigilang magwala dahil sa sobrang paghihinagpis. Sinubukan akong pigilan maging ang mga guard sa hospital pero wala silang nagawa. Sa sandaling yun ay hindi ko napigilang sumbatan ng Diyos. Wala siyang awa. Bakit kailangan niyang magkasunod na kunin ang mga mahal naming magulang? Nakaburol pa nga lang ang bangkay ng aming ama pero heto na naman at kinuha na rin niya ang aming ina. Ang funeraria na siya ring nag-service kay tatay ang umasikaso kay nanay. Nakalagay na noon sa kabaong si nanay nang iuwi namin. Pagdating namin sa bahay ay mas lalo kaming napaiyak dahil sa dami ng taong nakikiramay sa amin. Awang-awa kami sa mga sarili namin ang mga kapatid ko noon. Halos umiiyak lahat ng mga tao noon sa bahay. Lalo na noong ibaba na nila mula sa funeral car ang aming ina, pinasok siya sa sala kung saan ay nakaburol din si tatay. Niyakap kami noon ang aming mga kamag-anak habang nag-iiyakan. Hindi namin alam kung ano ang gagawin namin. Napakahirap tignan ang dalawang kabaong na magkatabi at ang laman ay ang aming mga pinakamamahal na mga magulang. Mas lalo akong nahabag kay Manong Junior, ang kapatid naming disabled at pumunta siya noon sa harap ng mga kabaong nila nanay at tatay. Inahaplos ang salamin ng kabaong sa tapat ng kanilang mga mukha. October 22, 2009, sabay naming inilibing ang aming ama't ina. Naging madamdamin ang pag-alis ng aming mga magulang sa aming bahay, maging sa simbahan. Doon namin nakita kung gaano karami ang nagmamahal sa aming pamilya. Ramdam na ramdam namin ang pakikidalamhati nila sa aming pamilya. Napakabigat noon ang dibdib ko pero wala na akong mailuha pa. Nasa idna ng ilang araw na walang tigil na pag-iyak. Nagyakapan na lamang kami ng mga kapatid ko nang ipasok sa magkatabing nicho ang haligi at ilaw ng aming tahanan. Kinahapunan ay wala ng mga tao noon. Kami-kami na lamang ng mga kapatid ko ang naiwan sa bahay. Napakatahimik at doon namin mas lalong nadama ang bigat ng pinagdadaanan namin. Sa ganoong oras kasi ay kumpleto na kami dapat sa loob ng aming tahanan. Napakahirap para sa amin noon ang magsimula ng panibagong buhay. Buhay na wala ng magulang. Buhay na kami-kami na lang ng mga kapatid ko. Wala na rin ako noong ganang bumalik pa sa pag-aaral. Naisip ko lang na para saan pa ang pagtatapos ko. Wala naman na ang mga magulang ko na siyang pag-aalayan ko ng aking diploma. Pero kinausap ako ng mga kapatid ko at sinabi nila sa akin na hindi daw gugustuhin ang mga magulang namin mapariwara kaming mga anak nila. Sa tingin mo ba ay magiging masaya sila kung nakikita kanilang nagkakaganyan? Tanong noon sa akin ni Manang Novi. Tama si Ate Novi. Alam kong ang pagtatapos ko ang magpapasaya sa kanila. Kaya nagpasya akong babalik na sa pag-aaral. Tatapusin ko ang pag-aaral ko para sa aming mga magulang. Nung una ay talagang hirap akong mag-focus sa pag-aaral. Isang gabi nang inaya ako ng mga classmate ko na mag-inuman. Gusto raw nila akong tulungang makalimot. Sa totoo lang ay hindi pa ako nakakatikim ng alak ng mga panahong yon, pero dahil sa kagustuhan ko ring makapag-relax ay pumayag ako sa paanyaya nila. Napili namin mag-inuman sa likod ng boarding house ng isa naming kaklase. Tahimik doon at kami lang ang gumagawa ng ingay. Sa tanang buhay ko ay noong ko lang naranasang malasing.
At noon ko rin napatunayan na hindi totoo ang sinasabi nila na kapag lasing ka ay hindi mo alam ang ginagawa mo. Oo, nahihilo ka at parang umiikot ang mundo sa paningin mo, pero nandun pa rin ang isipan mo. Naalala ko pa rin noon ang mapait na pinagdaanan ng aming pamilya. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na mapaiyak at inilabas ko noon lahat ng sama ng loob ko. Lahat ng hinanakit sa pagkawala ng aking ama't ina. Kaya mo yan, tol! Ganun talaga ang buhay. Lahat tayo pupunta dun. Makakasama mo din sila sa tamang panahon. Ang payo sa akin ng isa kong kainuman. Pagkatapos namin mag-inuman ay isa-isa na rin kami nagsipag-uwian. Dumiretso na ako noon sa bahay ng pinsang ko sa Pingge at hindi na ako dumaan pa sa restaurant nila sa Karig. Hilong-hilo na rin kasi ako noon at gusto ko na talagang matulog. Kinabukasan ay nagising akong masakit ng ulo pero pinilit ko pa rin pumasok sa klase. December 2009, ang manang Grace ko naman ang nahospital. Natakot kami noon sa kung ano ang pwedeng mangyari sa aming kapatid. Wala pa ngang isang buwan noong halos magkasabay na pumanaw ang aming mga magulang, pero isa na naman sa aming pamilya ang may karamdaman. May nakita ang mga doktor na bukol sa kanyang ovary at kailangan itong maoperahan. Kapag hindi ito natanggal ay posible daw na ito'y maging isang tumor at hindi ko noon maintindihan kung ano bang nangyayari sa pamilya namin. Para bang may sumpa na hindi matanggal-tanggal sa amin. Sunod-sunod na lang ang kamalasan na nangyari sa aming pamilya. Problemado noon ang bayaw ko sa perang gagamitin sa operasyon ni Manang. Tinulungan naman sila noon ni Manang Novi at Manong Dexter sa paghahanap ng pera na gagamitin sa ospital. Ilan din sa mga kamag-anak namin ang nagbigay ng tulong. Ako naman noon ay nagbabantay sa ospital at doon ako dumediretso sa ospital kapag wala na akong klase. Nagbigay rin noon ang pinsang ko na may-ari ng restaurant sa Karig ng pagkain na ibinabaon ko sa ospital. Minsan ay nahihiya akong kumuha kasi hindi na ako nakakatulong sa mga gawain doon hanggang sa dumating ang araw ng operasyon ni Manang Grace. Nakakabahan kami noon na naghihintay sa labas ng operating room at ipinagdarasal namin na sana'y maging successful ang isasagawa ng mga doktor na operasyon sa kapatid ko. May 4 na anak si Manang Grace at 9 years old pa lamang noon ang panganay. Pumapasok din noon sa isipan ko na paano na lamang ang mga pamangkin ko kung sakali mang hindi maligtas si Manang. Alas 9 na noon ang gabi nang tawagin kami ng doktor at matagumpay daw ang operasyon at nasa recovery room na si Manang. Para kaming nabunutan ng tinik sa dibdib pagkarinig namin sa sinabi ng doktor. Salamat sa Panginoon! Sabay pa naming nasambit noon ni Manang Novi. Ang bayaw naman namin ay napaluha sa sobrang saya sa narinig niya. Ilang araw na lamang noon at Pasko na. Ang akala namin ay doon na kami sa ospital magdiriwang ng Pasko. Mabuti na lamang papadudot at mabilis naman ang kanyang recovery. 4 na araw bago magpasko ay pinauwi na siya. Napakasaya naming magkakapatid noon dahil sa wakas ay ligtas ang aming kapatid. December 24, 2009, besperas ng Pasko, ang unang Pasko na wala ang aming mga magulang. Ang unang Pasko na hindi kumpleto ang aming pamilya. Napakahirap maging masaya. Hindi na rin sana kami maghahanda noon pero alang-alang sa mga bata ay nagluto pa rin kami ng konting salo-salo. Noong Noche Buena ay napakatahimik namin. Sinamahan lang namin ang mga bata na kumain at pagkatapos noon ay bumalik na kami sa pagtulog. Ganon din noong bagong taon. Ang tanging pinagdarasal ko lamang noon ay sana ay maging maganda naman ang taong 2010 para sa aming pamilya. Kung gaano mang kasakit at kahirap ang pinagdaanan namin noong nakaraang taon ay sana ngayong 2010 ay maging maganda naman ang aming kapalaran. Pagkatapos ng bagong taon ay bumalik na rin ako noon sa pag-aaral. Doon pa rin ako tumitira sa bahay ng pinsan ko. Isang gabi lasing noon ang aking pinsan na taon pang sobrang dami ng customer sa buong maghapon. Hanggang alas 12 ng gabi at antok na ako noon at gustong gusto ko na talagang matulog. Kaya naman umakyat na ako noon sa kwartong maliit sa taas ng restaurant. Makapagpahinga lang saglit habang hinihintay kong matapos ang mga nagiinumang customer. May kasama din naman kaming taga-serve na naiwan noon sa baba. Hindi ko na malayang nakatulog ako. Naalimpungatan lamang ako ng ingay sa baba at nagsisigawan ng pinsang ko. Mabilis akong bumaba. Kaswerte naman ang mga tao ko. Nagpapahinga na samantalang nandito pa ako. Dinig kong sabi niya. Alam kong ako ang pinatatamaan niya.
Napaismid na lamang ako noon at sa totoo lang Papa Dudot ay wala naman siyang ginawa dahil kami naman lahat ang nagtatrabaho. Hindi ko na lamang isinatinig dahil alam kong mas magkakagulo hanggang sa pasaringan niya ako. Ikaw Mike, tignan mo at baka naman ako pang maging dahilan para hindi ka makapagtapos. Baka naiistorbo ka na, aniya. Papa Dudot, hindi naman ako manhid at lalong hindi ako tanga para hindi maintindihan ang punto niya. Alam kong kailangan ko nang umalis sa poder niya. Hindi ko mapigilang mapaiyak at maawa sa sarili ko sa mga oras na yon. Kung hindi sana kami mahirap, kung buhay pa sana ang aking mga magulang, may mapagsasabihan sana ako ng kalagayan ko. Hindi na ako nakatulog ng gabing yon sa kakaisip at nakapagpasya na ako na kailangan ko nang umalis at hindi ko na kaya. Alas 4 pa lamang ng umaga nang magsimula na ako mag-impake ng mga gamit ko at dahil tulog pa sila nang umalis ako ay nag-iwan na lamang ako ng sulat. Doon ay nagpasalamat pa rin ako sa kanya, pagpapasalamat para sa pagpapatira niya sa akin sa bahay nila. Pagdating ko sa gataran ay nagulat ang aking mga kapatid at nagtataka sila kung bakit daladala ko na ang lahat ng gamit ko. Naawa sila sa akin matapos akong magkwento. Hindi kasi nila alam ang pinagdadaanan ko sa poder ng pinsa namin. Kinagabihan ay tumawag kay Manang Novi ang pinsa namin at pinababalik niya ako sa kanila. Hanggang ngayon ay tandang-tanda ko pa ang sinabi niya. Hindi makapagtatapos sa pag-aaral yan kung hindi babalik dito, dinig kong sabi niya kay Ate Novi. Nakaramdam ako ng galit para sa kanya noon pero yung sinabi niyang yon ang ginamit kong inspirasyon para maging matatag, para magpursige at magtapos ang pag-aaral. Simula noon ay ipinangako ko sa sarili ko na magtatapos ako at papatunayan ko na mali siya. Noon ay naghanap na ako ng boarding house. Sakto naman na may bakante sa boarding house ng isa naming kaibigan. Si Alan ang isa sa mga pinaka-close kong classmate at mura lang ang renta kaya naman hindi ako naghanap ng iba pa. Madali ko namang nakapalagayan ng loob ang mga boardmates ko, masasaya silang kausap at yon ang hinahanap ko noon para kahit papaano ay mabawasan naman ang kalungkutan ko. Sa kagustuhang makatulong sa mga kapatid ko ay naghanap ako ng part-time job. Sinubukan ko mag-apply sa isang fast food chain. Maswerte naman ako nakapasa at agad na sumabak sa training. Pero unang araw pa lamang ng training ay bumigay na ang katawan ko sa pagod. Nagkatrangkaso ako, Papa Dudut. Kahit mahirap lang kami ay hindi ako ganun kasanay sa trabaho. May pagkasakitin kasi ako, Papa Dudut, at isang araw lang na nagpunta ako sa bukid kinagabihan noon ay lalagdatin ako. Isang araw, bisita namin sa boarding house ang girlfriend ni Alan. May bakante umano sa pinapasukan niyang videoke bar at nangangailangan ng waiter. Interesado ako, bakapan mo naman ako, sabi ko. Ako nang bahala, sagot naman niya. Nirefer nga niya kami sa isa ko pang boardmate sa may-ari ng videoke bar na isang retired police. Kinabukasan din ay nagsimula na kami sa trabaho. Alas 6 ng gabi hanggang alas 12 noon ang pasok namin. Minsan kahit alas 11 pa lamang ng gabi ay pinapauwi na kami ng may-ari. Alam niya kasi na meron pa kaming pasok kinabukasan. Kapag umuwi kami noon sa karig ay dumadaan muna kami sa isang lugawan para magpainit ng tiyan. Nilalakad lang namin noon mula plaza hanggang karig para makatipid sa pamasahe. Hindi naman namin namamalayan ang pagod. Gabi naman at malamig ang simoy ng hangin. Nakakapag-ipon na rin ako noon kahit papaano at hindi ko kasi nagagastos ang mga pinapadala ni naman ang Novi na allowance ko. Yun nga lang ay hindi nila alam na nagtatrabaho ako. Pinili kong huwag na lang itong sabihin sa kanila dahil tiyak akong pipigilan nila ako. Siguradong mag-aalala ang mga yon, lalo na at gabi ang trabaho ko. Maganda naman ang kita sa pagiging waiter, Papa Dudut. Bukod pa sa libre ang hapunan. 100 piso ang sahod sa isang gabi pero sa tip kami bumabawi. Minsan kasi sa isang gabi ay umaabot sa 400 to 500 pesos ang naiipong kong tip at karamihan kasi sa mga customer na nagiinuman ay mga mayayaman. Kadalasan kung sino ang nagsiserve sa kanila ay siya ding tatawagin nila kapag hihingi nila yung bill. Madalas ay ibinibigay nila sa amin ng sukli, ang iba kung walang sukli ay dudukot pa rin sa kanilang bulsa na iaabot sa amin. O eto, pangyosi mo, madalas kong marinig noon. Natatawa na lamang ako dahil hindi naman ako nagyoyosi. Wala kasi akong bisyo, Papa Dudut. Marami akong naging kaibigan sa bar at doon ko din nakilala si Beth, isa sa mga pinakamatagal ng waitress. Maganda siya, Papa Dudut. Mukhang hot at itinutokso siya sa akin ni Ma'am Diane, anak ng may-ari ng videoke bar.
Nung una ay nagbibingi-bingihan lamang ako. Alam ko kasi na meron siyang boyfriend at saka hindi ko siya type. Hindi kasi siya yung tipo kong babae. Mukha kasi siyang liberated. Pero kung fling lang, bakit hindi? Nasabi ko noon sa sarili ko. Kung minsan ay nagkakasalubong kami sa pasilyo papunta ng kusina. Kukuha ko noon ng ice. May hawak naman siyang isang bucket ng alak at iba ang tingin niya sa akin. Tila nangaakit. Bakit ganyan ka makatingin? Nakangiting tanong ko. Hindi mo ba talaga ako type? Tanong niya. Ngumiti lang ako sabay talikod. Pero nagulat ako nang bigla na lamang niya akong hilahin para mapaharap sa kanya. At isang iglap lang ay sakop na niya ang aking mga labi. Napaigtad ako noon at nakakahiyamang aminin, Papa Dudut, pero iyon ang first kiss ko. Tumagal din ng ilang segundo ang halik na yon. Nadala ko sa matamis na hagod ng bawat himaymay ng labi ni Beth. Mabuti na lamang at walang nakakita sa amin noon, Papa Dudut. Noong nasa labas na kami ay hindi siya makatingin sa akin ng diretsyo. Ako man ay umasa lang na parang walang nangyari. Alam ko kasing wala ding patutunguhan kung kakausapin ko siya. May nobyo kasi noon si Beth at ayoko namang ako ang maging dahilan para magkagulo sila. Kinabukasan, tulad ng dati ay abala kami sa pag-istima ng mga customer. Isang gabing napakaraming customer, mga lasing na't magugulo na. Dalawang magkaibigang grupo ang napapansin naming nagkakapikunan hanggang sa tuluyan na nga silang nagkainitan at nagbasagan ng bote. May nakahawak pa ng kutsilyo. Nataranta kami noon ang mga kasabahan ko at natatakot na kaming umawat dahil baka kami ang masaksak. Sinubukan ng guard na awatin ang mga nanggugulo pero hindi nila ito pinakinggan. Hanggang sa lumabas na ang retired police na may-ari ng inuman. Magsitigil kayo! Sigaw niya sabay putok ng baril. Tila nabuhusan naman ang malamig na tubig ang mga lasing at agad na nagsipagtigil. Binugbog ng may-ari ang nagpasimuno ng gulo. Maya-maya pa ay dumating na ang mga pulis at sinakay na sa mobil ang mga sangkot. Nang matapos ng gulo ay naiwang nakakalat ang mga basag na bote. Bumahari noon sa flooring na naghahalong dugo at mga alak. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko ng mga oras na yon, Papa Dudut. Noon lang kasi ako nakasaksi ng ganong gulo. Pagdating namin sa boarding house ay ikinuwento ko kay Alan ang mga nangyari. Sinermonan niya ako kahit noong una pa lang kasi ay hindi na siya pabor sa pagtatrabaho ko sa videoke bar. Sabi ko sa iyo delikado yan. Matigas talaga ang ulo mo. Mag-iingat na lang ako sa susunod, tol. Huwag na lang sanang makarating kina ate. Sabi ko, pasensya ka na, tol, pero konsensya ko kapag may nangyari sa iyo. Sagot niya. Alam kong isusumbong niya ako noon sa kapatid ko at ipinaalam nga ni Alan sa kapatid ko ang nangyari. Nagulat noon si Manang Novi dahil wala siyang kaalam-alam na nagtatrabaho ako. At katulad nga ng inaasahan ko ay pinagsabihan niya ako. Paano kung napahama ka? Wala kaming kamalay-malay, napatay ka na pala. Alalang sabi niya. Ramdam ko noon ang sobrang pag-aalala ni Manang Novi. Hindi lang ako sa kanya nakakuha ng sermon. Pagkatapos niyang tumawag ay sumunod din si na Manang Grace at Manang Dexter. Tumigil ka na dyan habang hindi pa huli ang lahat. Delikado yung pinasok mo, ang sabi ni Manong Dexter. Wala nga akong nagawa, Papa Dudut, kundi ang sumunod. Naisip ko noon na tama sila, delikado ang trabaho ko. June 2011, papasok na ako noon sa 4th year. Sa unang linggo ng pasukan ay wala pa rin kaming gaanong klase. Kaya sa boarding house na lamang ako madalas na tumatambay. Tumatambay kami sa terrace ng mga boardmates ko. Sa pagtambay namin doon ay kita namin lahat ng mga dumaraan. Gilid kasi ng daanan yung boarding house. Madalas ay pinagtitripan nila mga babaeng estudyante na dumadaan sa harap at marami kasing magagandang estudyante noon na dumaraan. Papasok sa university. Isa na doon si Jelly. Katamtaman lang ang tangkad niya. Maputi at medyo kulot ang buhok. Mas lumilitaw ang kagandahan ng kanyang mukha dahil sa nunal niya sa baba. Isa siyang public administration student. Si Jelly ang babaeng nakakuha ng aking atensyon, Papa Dudut. Napagalaman ko na kapatid pala siya ng dati kong kaklase na si Cheryl. Tumigil na kasi si Cheryl noon sa pag-aaral at mabuti na lamang at meron pa sa phonebook ng CP ko ng number niya. Agad-agad ko siyang tinext at hiningi ang number ni Jelly. Nung una ay ayaw pa niyang ibigay. Baka pagtripan mo lang yung kapatid ko, ha? Sabi niya. Ganun ba ako? Ilalang mo ko, she. Alam mong hindi ko magagawa yan. Natatawang sagot ko. Kinulit-kulit ko pa rin siya hanggang sa binigay na rin niya ang hinihingi ko. Kinagabihan ay tinext ko si Jelly.
Nagpakilala muna ako at sinabi kong kinuha ko ang number niya sa kanyang ate. Nagreply naman siya at mabait siyang katext, Papa Dudut. May pagkaboring nga lang. Yung tipong isang tanong isang sagot. Mabuti na lamang at magaling ako makaisip ng topic. Kaya naman nagiging masaya pa rin ang aming palitan ng mga messages. Hindi nagtagal ay nagparamdam na ako sa pagkagusto sa kanya. Sinabi niya sa akin na meron daw siyang boyfriend pero hindi ako nagpatinag. Eh, boyfriend pa lang naman eh, ang sabi ko. Nagpatuloy ako sa panliligaw sa kanya. Kapag bakante kaming dalawa ay niyayaya ko siyang magmeryenda sa labas. Magkalapit lang kasi ang boarding house namin. Nahihiya pa siya sa akin nung una pero habang tumatagal ay nagkakapalagayan din kami ng loob. Naikwento rin niya sa akin noon na nagkakalabuan na sila ng kanyang boyfriend. Lihim akong natuwa sa mga nalaman ko, lalo na noong sila'y naghiwalay. Umabot ng 2 buwan ang panliligaw ko kay Jelly. Napakasaya ko sa wakas ay sinagot na niya ako, Papa Dudut. Isang gabi noon na nag-text kami, tinanong ko kung may nararamdaman din ba siya sa akin. Matagal bago siya nag-reply. Noong tumunog ang CP ko ay dali-dali kong itong tinignan at napayes ako sa tuwa sa mga nabasa ko. Mahal din kita. Maiksing reply niya. Agad-agad akong nagpaload para matawagan siya pero hindi siya sumasagot. Maya-maya ay nag-text. Nasa bahay ako, katabi ko si nanay. Text niya. Gabi na kasi noon kaya hindi na siya pwedeng lumabas ng bahay. Ganun pa man ay nagpalitan na lamang kami ng sweet messages at excited na ako noon na mag-umaga. Excited na akong makita ang aking nobya. Nakatulog ako ng gabing iyon na may ngiti sa aking mukha. Mula noon ay palagi na kaming magkasama ni Jelly, Papa Dudut. Love ang tawagan namin. Kapag papasok kami sa eskwelahan ay nagsasabay kami at sabay din kaming kumakain ng lunch. At kapag uwian na ay naghihintayan kami. Ang saya-saya namin tuwing magkasama kami, Papa Dudut. Isang araw ay kumakain kami ng lunch sa boarding house ko. Pagkatapos namin kumain ay nagpahinga muna kami sa kwarto. Alas 2 pa kasi ang susunod na klase niya, alas 3 naman ako. Halata kong naiilang siya, siguro ay dahil sa dadalawa lang kaming nasa kwarto. Yun kasi, Papa Dudut, ang unang pagkakataon na kami ay magkasarilinan. Bilang isang lalaki ay hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaiba noon. Pero kailangan kong magpigil. Ayaw ko naman kasing isipin niya na bastos ako. Ganun pa man ay humirit ako sa kanya ng kiss. Kahit isa lang, pilyong sabi ko sa kanya. Napaismid naman siya sa hirit ko. Ano ka ba? Baka may makakita sa atin eh. At nakakahiya pa. Nag-alalang reklamo niya. Yun lang ba ang problema mo? Natatawang sabi ko sabay tayo at nilakang pinto. Hindi na siya nakapagreklamo nang bigla ko siyang halikan sa kanyang mga labi. Tumagal din ang halikang yon ng 10 segundo. Pagkatapos nun ay binilungan ko siya. I love you, ang sabi ko. Sumagot naman siya sabay kurot sa tagiliran ko. Napakasaya namin ang araw na yon, Papa Dudut. Pakiramdam ko ay nakahanap ako ng bagong inspirasyon sa buhay. Kaya naman mas lalo ko pang ipinagbuti ang lahat ng mga ginagawa ko, lalo na sa pag-aaral. Hanggang sa dumating ang birthday ko at nagluto kami noon ng mga boardmates ko ng pansit. Kinagabihan ay nag-shot din kami ng konti. At syempre, special day ko yon kaya naman hindi pwedeng mawala sa tabi ko ang pinakamamahal kong babae. Happy birthday, love! I love you! Ang sweet na bati sa akin ni Jelly. Yun na siguro ang isa sa mga pinakamasayang birthday ko. Konti man ang handa ay kasama ko naman ang pinakamamahal ko. Nang gabing yun ay doon na nagpalipas ng gabi si Jelly. Hindi yun ang unang pagkakataon na matutulog siya sa boarding house ko. Pero yung gabing yun ang hindi namin napigilan ang aming mga sarili. Nagawa namin ang bagay na hindi dapat na mangyari. Ganun pa man ay masaya kaming pareho sa naganap. Isang buwan mula noong may mangyari sa amin ang sabihin niya sa akin na hindi pa siya dinadatna ng buwan ng dalaw. At para makasiguro ay bumili kami ng pregnancy test kit. Kahit papaano ay nakadama rin ako ng takot noon, ganon din siya. Nagmamahal lang kami at walang duda doon. Pero iniisip ko rin noon ang pag-aaral namin, lalo na at 4th year na ako noon. Nang makita namin ang resulta ng test ay napayakap siya sa akin ng mahigpit. Positive, Papa Dudut. Buntis si Jelly. Magkakaroon na kami ng anak at magkahalong saya't kaba
ang nararamdaman ko noon. Saya dahil magiging daddy na ako. Kaba naman kung paano namin sasabihin sa mga magulang niya ang kanyang kalagayan at kung paano ako magtatapat sa mga kapatid ko. Natatakot ako noon na kapag nalaman nila na nakabuntis ako ay patitigilin nila ako ng pag-aaral. Ayaw kong mangyari yon dahil 6 na buwan na lamang ang hihintayin ko at gagraduate na ako. Problemado kaming pareho noon at 2 buwan na noon ang pinagbubuntis ni Jelly nang magkasakit ito ng UTI. Hindi pa namin noon nasasabi ang kalagayan niya. Dinala siya ng kanyang mga magulang sa hospital for check-up. Doon nila nalaman na buntis siya. Text lang ang communication namin ng mga time na yon at gusto raw akong makausap ng mga magulang niya. Nang sumunod na linggo ay hindi muna ako umuwi sa amin sa Gataran. Sa sulado kami umuwi sa bahay nila Jelly. Noong nagbibihis ako ay kinakantsawan pa ako ni Alan. Ano, sasamahan ka ba namin? Mag-ingat ka, baka kakatayin ka na ron. Biro nila at alam kong pinapagaan lang nila ang loob ko. Oo, Papa Dudut. Aaminin ko na takot ako sa pwedeng mangyari noon. Pero walang mangyayari kung patuloy lang akong matatakot. Ginawa ko ito kaya kailangan kong panindigan. Mahal ko naman si Jelly at kahit anong mangyari ay pananagutan ko ang magiging anak namin. Tinext sa akin ni Jelly kung paano pumunta sa kanila, kung saan sasakay at kung saan ako bababa. Hindi pa kasi ako nakakapunta doon sa Solano. Pagbaba ko sa kanila ay agad naman akong sinalubong ni Jelly. Kinakabahan ako, ang sabi ko. Relax ka lang love, maiintindihan nila tayo, ang sabi niya. Pagpasok pa lang sa bahay nila ay nangangatog na ang tuhod ko. Nasa sala noon ang mama ni Jelly at bumati ako ng magandang araw sa Baymano. Mabuti at nakarating kayo dito sa amin. Hintayin mo lang ang tito mo. Malugod namang sabi niya. Noon ay nakaupo si Jelly sa tabi ko. Nakangiti siya habang nakatitig sa akin at sa bawat kaluskos na narinig ko buhat sa labas ay napapaigtad ako. Pawis na pawis ako noon kahit nasa electric fan. Nagdadasal ako noon na sana'y maging maayos ang pag-uusap namin ng papa ni Jelly. Lumipas pa ang ilang minuto at dumating na ang kanyang papa. Tumayo ako at binati siya. Tulad ng mama niya ay malugod din akong binati ng kanyang papa. Pinagtimpla niya muna si Jelly ng 2 kape bago kami nag-usap. Ano ngayon ang plano niyo? Ang pambungad niyang tanong sa akin. Pananagutan ko po si Jelly, pero ipapakiusap ko lang sana kung maaari ay huwag muna nating ipaalam sa mga kapatid ko, kinakabahang sabi ko. Ano kami makakasigurong hindi mo tatakbuhan ang anak namin? Mahal ko po ang anak ninyo, Tito. Gusto ko sanang makapagtapos muna para sa kinabukasan namin, 6 na buwan na lang po, magtatapos na ako. Sagot ko. Kung tutuusin ay agarbyado sila sa desisyon ko pero wala akong mas magandang naisip noon. Nakakasiguro kasi ako na patitigilin ako ng mga kapatid ko once na nalaman nila ang mga nangyari. Mabuti na lamang at umayon ang panahon at napakabait ng Diyos dahil binigyan ako ng mga biyanan na nakakaintindi. Oo, Papa Dudut, naunawaan ako ng mga magulang ni Jelly. Tinanggap nila ang pakiusap ko at noong araw na yon ay doon ako nakapagpalipas ng gabi. Marami rin silang tanong noon tungkol sa pamilya ko at ramdam ko rin noon na welcome na ako sa family nila. Kinaumagahan, Papa Dudut, ay sabay na kami ng aking magiging asawa na bumalik. At kahit papaano ay lumuwag din ang loob ko. Wala na akong problema sa family ni Jelly at paminsan-minsan ay sa kanila na rin ako umuwi. Open na kami sa kanila at problema ko na lang ngayon ay kung paano ko ipagtatapat ang lahat sa pamilya ko. Tunay ngang napakahirap ang may nililihim, Papa Dudut. Hindi ako masyadong nakakatulog ng maayos at napansin ng mga kapatid ko na matamblay ako pero hindi na lang ako nagsasalita. Hindi bale, 3 buwan na lang at magtatapos na ako. Hanggang dumating na ang araw na pinakahihintay ko, Papa Dudut, ang aking pagtatapos. Magkahalong saya, takot at lungkot ang nararamdaman ko noon. Saya dahil sa wakas ay makapagtatapos na ako ng pag-aaral. Takot dahil hindi ko pa alam kung ano ang magiging reaksyon ng mga kapatid ko once na malaman nila ang nangyari. Lungkot naman dahil naalala ko din noon ang aking mga magulang. Alam kong kung nandun lang sila sa graduation ko ay pihadong matutuwa sila pero hindi na nila nahintay ang pagkakataong iyon. Ang manang novi ko noon ang pumunta, sinalubong ko siya noon sa labas ng subdivision. Naghihintay na noon sa boarding house si Jelly.
Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko noong makarating kami sa boarding house. Dumiretso kami sa loob ng kwarto kung saan ay naghihintay si Jelly. Nagulat pa si Manang nang madatna namin siya sa loob. Nagtatanong ang mga tingin niya sa akin at malaki na kasi noon ang tiyan ni Jelly. Manang? Si Jelly, girlfriend ko. Buntis na siya. Kabadong, sabi ko. Hindi siya kaagad nakaimik at nahabag ako noong mapahaguluhulo siya. Ano ba naman yan, Mike? Hindi ka man lang nakapaghintay. Hindi mo man lang naisip ang mga sakripisyo ko sa'yo. Akala ko pa naman may kasama na akong tutulong sa pamilya natin. Sumbat niyang habang umiiyak. Napaiyak na rin ako noon at hindi ko siya masisisi dahil alam kong nagkamali ako. Pero ipinangako ko sa kanya na kahit may sarili na akong pamilya ay tutulungan ko pa rin siya kapag nagtatrabaho na ako. Pagkatapos niyang ilabas lahat ng sama ng loob niya sa akin ay nagbihis na siya. Oras na ng graduation ceremony at hanggang sa makarating na kami sa school ay wala pang nag-iimikan sa amin. Marami ng tao sa gymnasium kung saan ay gaganapin ang rites. Pumuesto na rin si Manang Novi at si Jelly sa upuan para sa mga parents at guest. Habang kami naman, nag-graduating students ay umayos na sa pila for the procession at pagkarinig ko pa lamang ng marching song ay hindi ko mapigilang mapaluha. Naalala ko lahat ng mga paghihirap ko habang ako'y nag-aaral. Ang mga sakripisyo ng aking namayapa ng mga magulang. Ang sakripisyo ng mga kapatid ko at ang Manang Novi ko. Noong nasa upuan na kami ay nakita kong lumuluha din si Manang Novi. Pero nakangiti na siya noong mapatingin siya sa akin na nakasuot ng toga. Pagkatapos ng graduation ay dumiretso kami sa isang fast food chain at doon namin sinelebrate ang pagtatapos ko. Alam kong may hinanakit pa rin sa akin noon ang kapatid ko pero pinilit pa rin niyang maging masaya sa graduation ko sa kabila ng mga nagawa ko. Pagkatapos noon ay nauna na siyang umuwi sa Gataran at naiwan muna ako sa boarding house dahil marami pa akong kailangang ayusin sa eskwelahan. Napakasaya namin noon ni Jelly dahil sa wakas ay wala na kaming nililihim. Napakasarap sa pakiramdam na open na kami sa lahat. Pag uwi ko sa amin ay nakarinig pa rin ako ng sermon mula kay Manong Dexter pero okay lang yun, inaasahan ko na rin naman. Pinag-usapan na namin noon ang pagpunta namin sa bahay nila Jelly para mamanhikan. Pagpunta namin doon ay mabilis namang nagkasundo ang kapatid ko at ang mga magulang ni Jelly. May 9, 2012, ang espesyal na araw para sa amin ni Jelly. Ang araw ng aming pag-iisang dibdib. Ang araw ng aming kasal. Kahit civil wedding lamang yon ay naging masaya kaming lahat. Nandun lahat ng mga malalapit naming kamag-anak. Noong matapos ang seremonya ng kasal ay kinantsawan pa kami. Peace! Paulit-ulit nilang sigaw, nagkatingin ang kami noon nila Jelly at pinagbigyan namin ng mga tao. Kakaiba pala ang tamis ng halik, Papa Dudut, kapag alam mong malaya na kayong gawin yun. Nang sumunod na buwan ay isinilang na ng aking asawa ang aming first baby. Napakasaya ko dahil lalaki ang unang bunga ng pagmamahala namin. Saktong 1 month na noon ang baby namin nang tawagan ako ng isang appliance company sa probinsya. Magsisimula na raw ako sa trabaho. Tuwang-tuwa ako dahil sa wakas ay makakapagtrabaho na ako. Maganda rin ang naging trabaho ko bilang isang product specialist. Yun nga lang ay medyo may kabigatan. Aside kasi sa aking primary function na pagbibenta, ay meron din akong paperwork. Minsan ay nag-aayos din kami ng mga stock at doon ako nabibigatan. Mahina kasi ako sa mga buhatan. Pero overall ay naging masaya at maganda naman ang naging takbo ng trabaho ko. Nagkaroon din ako ng maraming kaibigan. Nagpalipat-lipat kasi ako sa 2 branch ng company. Kaya naman halos lahat ng empleyado ay naging kaklose ko. February 2015 nang marinig ko sa Barangay FM sa probinsya ng Tugigaraw na nangangailangan sila ng male DJ. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay matagal ko nang naririnig ang plug na yon dahil sa matagal ko nang pangarap ang magtrabaho sa media, nagpasa ako ng application ko. Gusto ko din kasi, Papa Dudut, na gamitin ang natapos ko bilang isang Bachelor of Arts in Mass Communication graduate. Noong araw din na yon ay nagpasa ako ng application at sumabak sa interview at nag-take ng examination. Pagkatapos ko mag-exam ay kinausap ako ng program director. Willing ka bang i-give up ang kasalukuyang trabaho mo? Tanong niya sa akin.
Opo, matagal ko na po kasing pangarap na maging DJ, ma'am. Ilang araw mo kayang i-process ang resignation mo? Tanong niya. Nabigla ako sa tanong niya, hindi ko naman kasi akalain na ganong kabilis. Pero desidido na ako noon at buo na ang loob ko. Ito na ang pagkakataon ko para tuparin ang matagal ko nang pinapangarap. Although meron na rin akong experience sa radio sa pagbo-volunteer sa isang programa sa AM station, pero iba pa rin yon. Estudyante pa lamang ako noon at gusto ko pong maging empleyado talaga ako. Kinabukasan ay nag-file ako ng resignation letter sa pinagtatrabahuhan kong kumpanya. Nagulat ang aking supervisor sa ginawa ko. Nung una ay ayaw pa niya akong payagan at halos 3 taon din kasi ako nagtrabaho sa kumpanya. At sa 3 taon na yon ay hindi naman sa pagmamayabang pero naging maganda naman ang performance ko. Mabuti na lamang at naintindihan nila ako. Kung yan ang alam mong ikakabuti mo at alam mo naman na yan ang pangarap mo, sige, susuportahan ka namin. Sinserong sabi sa akin noon ng supervisor ko. Noon ay sinimulan ko ng ilakad lahat ng mga requirements para sa aking bagong trabaho. March 16, 2015 ang unang araw ko sa Barangay 89.3 bilang Papa Chulle. Sabi nga nila lahat ng bagay ay mahirap sa una. Sobrang nahirapan ako noon at hindi pala basta-basta ang pagdi-DJ sa Barangay FM. Pero as long as na meron kang determinasyon ay makakaya mo. Mahal ko kasi ang trabaho ko. Eto kasi ang passion ko. Ngayon, Papa Dudut, ay masaya na ako sa aking trabaho at masaya kami ng aking asawa. Lalo ngayon at nadagdagan pa ng isa ang aming pamilya. Masaya ako sa buhay ko dahil sa kabila ng mga maraming pagsubok na dumating sa aking buhay, nagagawa pa rin naming lampasan ang lahat ng ito sa tulong ng Diyos. Kung meron mang pagkakataon na parang pasanan namin ang buong mundo, yun ay yung pagkakataon na sinusuka tayo ng ating paniniwala. At napaka-importanteng kahit anuman ang mangyari, huwag tayong bibitiw sa Kanya. Maraming salamat mga kabarangay sa pakikinig ng kwento ng aking buhay at pag-ibig. Umaasa ako na meron kayong napulot na aral sa aking kwento. Ngayon ay kilala nyo na si Papa Chulle bilang isang anak, kapatid, asawa at kaibigan. Maraming salamat mga kabarangay sa inyong walang sawang suporta sa lahat ng mga Barangay FM stations nationwide. Sa iyo, Papa Dudut, God bless po sa ating lahat. Nagmamahal ang inyong kapuso, Michael, aka Papa Chulle. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng isa nating radio DJ sa Barangay FM, si Papa Chulle. Tama ang mga sinabi mo, maraming pagsubok na dumarating sa ating buhay, pero kailangan nating lampasan ito sa tulong ng Diyos at syempre sa tulong ng mga taong nagmamahal sa atin. Mga kaibigan natin at ang ating pamilya, ipadala ang inyong Barangay Love Story sa ating pong email address bls971@yahoo.com. At hayaan niyong tulungan namin kayo na magbigay ng inspirasyon sa pamamagitan ng inyong kwento sa lahat ng ating mga kabarangay sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ang Barangay Love Stories ay napapakinggan nationwide sa lahat po ng mga Barangay FM radio stations, RGMA FM sa buong Pilipinas, 97.1 Manila, 103.5 Davao, 107.1 Bacolod, 92.7 Baguio, 100.7 Cagayan de Oro, 93.5 Dagupan, 102.3 Jensan, 93.5 Iloilo, 92.9 Calibo, 96.3 Legazpi, 91.1 Lucena, 101.5 Daga, and 97.5 Palawan. Muling pakinggan ang storyang ito mga kapuso sa pamamagitan po ng pagda-download sa ating pong Barangay Love Stories Podcast. Libre po yan mga kabarangay. At syempre napapakinggan po tayo sa abroad sa pamamagitan po ng GMA Pinoy TV. Ang liham po ni Papa Chulle ay isinalin para sa radyo ni Florence Reyes. Maraming salamat kay Maestro Jimmy Jurado, Joper Real, and JB Ramos sa pag-awit at paglikha ng 2016 version ng Barangay Love Stories theme song na Alaala. Hanggang sa muli, ako si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories.